Mula sa kinapaparadahan ng kanyang kotse, itanaw ni Andrew ang pagbaba ni Isabel sa kotse nito. Tumuloy ang dalaga sa isang klinika at pumasok doon. Napalunok naman si Andrew. Anong gagawin niya sa klinik na yun? Pinigil niya ang pagnanais na sundan doon ang dalaga. At ano naman ang kanyang idadahilan sa kung sino mo magtatanong sa kanya kung bakit siya naroroon at nag-uusisa kung ano ang ginagawa roon ng dalaga. Maraming sandali ang lumipas. Napapitlag pa sa pagkakaupo si Andrew nang makitang palabas na si Isabel. Pagkuway ng tuloy na ito sa kotseng nakaparada sa harapan ng klinika at sumakay na. Ilang sandali pa ay umandar na sa sasakyan palabas ng parking ang dalaga. Saglit lang nagtalong kalooban ni Andrew kung susundan ba ang dalaga o bababa na siya para magtanong sa klinikang pinanggalingan ito. At ang huli ang pinili niya dahil sa hinalang kanina pa nagpapagulo sa kanyang utak. Magandang hapon, miss. Yes, sir. Malambing na tanong na nakatalagang receptionist sa bungad ng klinika na tila kinikilig sa kanyang kagwapuhan. Hindi kasi kami nagpang-abot ng misis kong si Isabel. Nagpunta siya rito kanina. Pero natanong ko ang palis ng kotse niya, pero hindi ko na inabot. Naisip kong itanong muna sa inyo kung kumusta na ba ang kanyang check-up. Kaswal na wika ni Andrew. Ah, kayo pala ang kanyang mister. Ang gwapo niyo pala, sir. Tiyak na magiging gwapo rin ang baby ninyo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si sir naman, nagpapatawa. Siyempre dahil buntis sa misis mo ng 2 buwan, magiging daddy na kayo. Hindi alam ni Andrew kung bakit tila nanlaki ang kanyang ulo dahil sa kanyang narinig. Si Isabel? Buntis? Oh my God! Sir, okay lang kayo? Ha? Oo, sige, salamat ha. Aalis na ako. Kapag nagbalik siya rito, huwag mo sarang sasabihin na alam ko na ha. At kung maaari, huwag mo na lang sabihin na dumating ako. Oh, bakit naman po, sir? Kasi tiyak na balak niya akong surpresahin sa magandang balitang iyon. Ayoko namang masira iyon kapag nalaman niyang alam ko na. Kunwari kasi ay hindi ko pa alam. At sa pagbalik naman niya rito at nalamang ko na pala, mababali wala ang pagkukunwari kung wala pa akong alam, hindi ba? Ah, oo nga no. Sige ho, sir. Hindi ko lang sasabihin sa kanya. Salamat, miss. Nakahinga na maluwag si Andrew. Pero habang sakay siya ng kanyang kotse, inagtatalong isipan niya. Anak ko, pinagbubuntis niya. Marinig siya na may nangyari sa amin. At sigurado ako ng gabing yun. Mula ng araw na yun, nasubaybayan ko na ang kilos niya. At sigurado akong hindi na niya inulit ang ginawang pagpunta sa resto bar na iyon. Hindi na rin nakalapit sa kanyang nobyo, kaya walang ibang lalaki nakakuha sa kanya. At ngayon, buntis si Isabel. Eksakto sa araw mula nang may nangyari sa amin. Oh my God! Ipinagbubuntis niya ang anak ko. Hindi may paliwanag ang damdaming nadama ni Andrew sa mga sandaling iyon. Ligalig, pagkalito, takot. Pero sa huli, may isang kakaibang damdamin na nadama ang kanyang puso. Katuwaan ba iyon? Kaligayahan? Dahil sa wakas, magkakaanak na siya. Sa edad niyang 30 anyos, kahit minsan ay hindi niya hinayaang sumabit ang kanyang iniingatan. Lagi siyang gumagamit ng proteksyon, kaya naman kahit sa maraming babaeng naugnay sa kanya, ay sigurado siya na wala pa siyang anak sinuman sa mga iyon. Pero nang gabing iyon, ay hindi niya naisip na protektahan ang sarili. At ngayon nga, ay nagbunga na iyon. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi maaaring magiging kawawang una kong anak. Aniya sa kanyang sarili. Ano? Bakit naman bigla nang gagawin mong pagbabakasyon? Maang na tanong ni Alvin. Kailangan ko to at personal ang aking dahilan. I know I can trust you. Kaya ikaw narecommend ko sa kanila na mag-take over sa lugar ko. I do believe na kaya mo na. Oo. You know I did my best para hindi ka mapahiya sa kanila. Pero hindi yun ang issue. Ang issue ngayon ay tungkol sa'yo.
Nitong mga nakarang araw, inapansin ko nang palagi ka may iniisip. Madalas tulala at napapabuntong hininga. Bakit ba, Andrew? Ano bang problema mo? Wala. Kaya ko naman to. Pero sa ngayon, isa akin muna. Gaano ba yung kapersonal? To the point na kahit sa akin, eh hindi mo masabi na kaibigan mo pamula pagkabata. Remember? Kahit na warong to ng agwat mo sa akin, tayong dalawa na lang magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi ba? Oo, alam ko naman yun. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. Anyway, sooner or later, ipapaalam ko rin sa'yo. Hindi na siya pinilit ni Alvin. Inunawa na lang ito ang paglilihim niya. At sa unang araw ng pagbabakasyon ni Andrew sa trabaho, sinimulan naman niya ang mga plano para magkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Isabel at sa magiging anak nila. Kung noong una ay ayaw ni Isabel sa batang sisilang niya, ngayon ay waring tanggap na niya ang kalagayan niya. Katunayan, inagkakasya na lamang siya sa pakikipag-usap sa buhay na nasa sinapupunan niya. Baby, iinom na ng vitamin si mami ha? Para na rin sa'yo ito. Para maging malunsog ka. Nakangiting hinaplos ni Isabel ang mambok na puson dahil apat na buwan na iyon. Di ba't sabi ng doktor, eh kailangan kompleto lahat sa mineral ang sanggol na isisilang ko? Kaya heto, kahit madalas pa rin ako magsuka, palagi pa rin ako kumakain ng marami. Pagkuha'y masuyo niyang hinaplos muli ang kanyang tiyan. Mga katok sa pinto ang pumukaw kay Isabel. Sino kaya to? Imposible namang si Misty dahil may pasok siya. Gayunpaman, tinungo ni Isabel ang pinto at binuksan iyon. Magandang umaga sa'yo, Miss. Bagyang natigilan ng dalaga nang mapabuksan niya ng pinto ang isang matangkad na lalaking may gwapong mukha at simpatikong ngiti sa mga labi. Sino ang kailangan ninyo? Kunot noong tanong ni Isabel, bagamat tila may tumibok na kung ano sa kanyang puso. Ako nga pala si Andrew, bagong lipat dyan sa tapat ninyo. Makikipagkilala at makikipagkaibigan sana ako sa bago kong kapitbahay. Anyway, may dala akong peace offering. Ulam. Ako ang nagluto nito. Ha? Ah, kasi... Sige na, Miss. Tanggapin mo na. Siya nga pala. Nadyan ba ang iyong mama at papa mo? O kaya ang asawa mo? Napatingin ito sa maumbok ng niyantiyan. Wala na akong mama at papa. Saka wala rin akong asawa. Ha? Ganun ba? Sorry. Akala ko eh. At salamat dito sa ulam. Tatanggapin ko to dahil masama raw ito maging sa grasya. Pero kung hindi mo mamasamain, may ginagawa kasi ako. Sige, isasaling ko lang to. Pakintay na lang ng lalagyan. Sandali, Miss. Ngunit tuluyan nang tumalikod ang dalaga matapos ilapat pa sa rampinto at inilak pa iyon. Napakamot na lang sa ulo si Andrew nang sumarapin to sa harapan niya. Kainis. Kahit pabalat bunga, eh hindi siya nag-alok na pumasok ako. Tapos, napagsaran pa ako ng pinto. Pero natili siya nakatayo sa harap ng pinto hanggang muling bumukas iyon. Eto na ang mangkok. Hindi ko na hinugasan dahil masama raw. Anyway, sige ha. Maraming salamat uli. Okay. You're welcome and... Ah, sige, may ginagawa pa ako. Napailing na lamang si Andrew nang minsan pang sumarapin to sa kanyang harapan. Ay, Isabel. Napalingon ng dalaga mula sa pamimitas sa landang dahon sa tanim niyang orchids. Ang bago niyang kapitbahay ay nakasilip sa siwang ng mga bakal ng bakod niya. Pinilit naman niya itong ngitian. Ang gaganda naman ng mga tanim mo. Mukhang malamig ang kamay mo sa halaman. Ngiti-ngiti pa rin na wika ni Andrew. Ah, medyo lang. Kaswa lang niyan tugon. Ako mahilig sa halaman. Kaya lang, hindi naman mahilig sa akin yung halaman. Nalalanta kasi sila. Baka mainit ang kamay mo.
Sinagot naman ni Isabel ito dahil maging kabastusan kung hindi niya kikibuin pa. Isa pa, nasa labas naman ito ng gate at walang magagawang masama sa kanya kung may masama man itong tangka sa kanya. Siguro nga. Anyway, nakalimutan mo yatang sabihin sa akin ang pangalan mo kahapon nang nagdala ko ng ulam. Ako nga pala si Andrew. Nasabi ko na sa'yo kahapon. Pero baka nakalimutan mo. Natigilan naman si Isabel. Sabi na nga ba niya, doon na muli pupunta ang pakikipaglapit nito. Pero hindi naman talaga siya natural na suplada. Naging aloof lang siya sa tao, particular sa mga lalaki dahil sa nangyari sa kanya. Isabel yung pangalan ko. Wika niya na hindi naman nagabalang lingunin ito. Isabel, ang ganda naman, bagay sa'yo. Hindi na kami buwan talaga. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-spray ng tubig sa mga tanim. Asya nga pala, nagluto ako ng champurado. Dadalhan kita mamaya ha. Muling natigilan ang dalaga. Huwag na. Hindi naman ako mahilig sa champurado. Saka hindi ako nagkakain ngayon. Hindi pa kasi tapos ang paglilihi ko. Puro prutas lang ang madalas kong kinakain. Ganoon ba? Oo. Sige, papasok na ako sa loob ha. Mainit na kasi. Sandali, Isabel. Pero nakapasok na ang dalaga sa pinto at agad iyong isinara. Nakakainis naman ang lalaking yun. Kausap ng kausap sa akin. At ano naman ang papala niyang kausapin ng isang buntis na gaya ko? Sa itsura niyang iyon, sigurado nagkandara pa ang madaming babaeng nagpapakyut sa kanya. Napakagwapo niya at ang ganda pa ng kanyang katawan. Matangkad pa, mukhang kay bango-bango at natigilan si Isabel sa mga isiping iyon. Ngayon lang niya na-realize, kahit pala alup siya sa bagong kapitbahay, aware siya sa physical itong katangian. Sa bagay, sinong babae ba naman na may malinaw at normal na paningin ang kukontra sa kanya? Tigilan mo na ngayon, Isabel. Mahiya ka nga sa sarili mo. Alright, guwapo siya. Lahat na yata ng magagandang katangian ng isang lalaki, inasa kanya na. And so what? Anong karapatan mong humanga sa kanya? Hindi ka ba nadadala sa kalagayan mo ngayon? Wika ng bahagi ng isip niya. Ay, Isabel. Nakangiting bati ni Andrew sa kanya. Ikaw na naman. Gusto ang mapailing ni Isabel nang mapabuksan ng pinto si Andrew. Pasensya ka na sa abala ha. Naisip ako kasing gumawa ng fruit shake. Naalaala ko na puro prutas nga pala ang kinakain mo ngayon. So I decided na dalhan ka. Don't worry, malinis ang pagkakagawa ko niyan. Hindi naman sa ganoon. Alam ko naman na mukhang malinis ka mag-prepare ng food. Kaya lang, napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Sige na nga, salamat. Kinuha niya ang malaking baso na may lamang fruit shake. Ah, sandali. Sasaling ko lang. Isabel, sandali. Bakit? Baka naman gusto mo akong papasukin ngayon. May ngiti pa na saad ng binata. Natigilan naman si Isabel. Sa totoo lang, ay natutokso siya ang tanggapin ang pakikipagkaibigan ni Andrew sa kanya. Pero may isang bahagi pa rin ng kanyang utak ang pumipigil sa kanya na gawin iyon. Pasensya na. Hindi talaga kita mapapatuloy. Ayoko may masabi sa akin ng mga tao rito. Pero, sige na. Salamat na lang dito sa fruit shake na dala mo. Pakahintay na lang ng baso. Isabel, sandali lang. Muli inilapat niya pa sara ang pinto. Walang nagawa si Andrew kundi ang mapailing na lamang. Ang hirap talaga niyang paamuin. Pero hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi dapat. Kailangan makuha ko ang kanyang tiwala upang mas mapalapit ako sa kanya. Dahil pag mas malapit ako sa kanya, mas mapangalagaan ko sila mag-ina. Anyway, kahit paano naman, itinatanggap niya mga bigay ko. Aniya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay muling bumukas ang pinto. Hindi ko na uli hinugasan. Baka dumamot ka.
May kalakip naman biro ang himig ng dalaga. Pero naroon pa rin ang pangingilag sa kanya. Sige, okay lang. Nalungkot ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Andrew. Malamlam ang mga matang tinitigan siya. Pahinga ka na. Saka inumin mo yung dala ko. Masarap yun. Okay na okay yun para sa baby mo. Oo, salamat. Lumakad na patungo sa gate ang binata, pero palingon-lingon pa rin sa dalaga. Mapaamo kaya ni Andrew ang dalaga, gayong todo iwas ito sa kanya. At dito na po nang tatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.